Hello, hello guys. So, kali unang video ko to. Unang video ko dito sa panibagong kong channel kasi yung isa ang channel ko yung Audrey Rebolos is na copyright strike. So, syempre panibago na naman pagpupuyat at pagsab-to-sab. Diba? Ang hirap kasi pinaghirapan mo din kung kailan malapit ka na. Nandun na yun siya. Kaso nga lang, at least tanggap din natin na may pagkakamali, na mali din yung ginawa. Kaya yun yung naging result. Kaya ngayon guys, so, kailangan natin gumawa ng sarili nating videos para hindi na maulit kung ano yung nangyari dahil. Yun yung ating corrective actions. Ko-correct natin yung mali. Pero sana, hindi okay ang lahat. At, syempre, sorin natin na yan dito na lang. Kalina sa tao ako guys. Kasi wala kami masyadong tao. Wala kami masyadong customer. So, dito lang. Ito lang yung i-vlog. Siguro mag-share lang ako. Si-share ko lang kung ano yung experience ko. Actually, yung sakit ng ulo ko kasi syempre nandun yung stress. Yung panghihinayang. Manghihinayang ka dahil magkaroon ka ng strikes. Tapos tatlo pa sabay-sabay. Yung strikes na yun guys is about doon sa video na kinuha ko. Kasi ang nakalagay doon is parang reuse. Pwede mo siyang gamitin. Reuse. Like, well, common. Basta yun na yun. So, nire-upload ko siya. Kinonvert ko siya into, ano, mas mababa siyang ano. Pero, wala naman. Actually, lahat naman ng mga movies ko okay naman. Kaso, may mga ilan lang talaga siguro na napaka-stricto. So, nakita nila yung videos na nakuha ko sa kanila. Actually, tatlo nga yung account ko. So, ang ginagawa ko, kasi nagkaroon ako dati ng dalawang strike, so isa na lang. So, iniisip ko, baka doon sa isang strike magka-problema. Tapos ang ginawa ko, in-upload ko muna doon sa dalawa bago ko i-upload doon sa isa kung hindi siya magkakaroon ng strike. But unfortunately guys, ayun pala is hindi naman agad-agad nagre-reply. So, may, diba, 2 days, 3 days bago nila makita na yung kanilang movie is ginamit na ng iba. So, yun, wala na akong magawa. So, pagising ko, wala na akong YouTube account. Pero it's okay. It's a part of life na kailangan nating tanggapin na minsan may mga pagkakamali. At kailangan nating i-correct. Take away? Okay. Just get you started. Ayun, guys. Ayun, nasamahan nyo na lang ako. Shout out sa mga bayaw. Yan yung mga bayaw ko. At least, diba? Oh my God. Shout out sa mga bayaw. Na nagkaroon ng copyright strike. Mga bayaw. Pero okay lang. Ay lang ba? Kasi tatlo naman to. Dalawa pa. Hindi lang ako. May kasama. So, baka hindi na ako makatulog dito. Hindi kasi makapiralis kaya. Ah, takeaway. Takeaway pala to. Parang lang talaga ang buhay. Weather, weather. Pero hindi ibig sabihin guys. Hindi ibig sabihin na nagkamali ka. Susuko ka. So, ang gagawin lang natin. Continue ang buhay at ayos mo
Narong maka. Kain ka dyan. Chocolat. Yun nga daw, mas masarap nga daw yung unang ginawa. Pero sabi ko sa kanya, sinong gagawa niyan? Si Joey na lang kasi walang tao. Take away ba yan? Pasuyo naman ito ba yan? Ma-ice cream stick pa ako. Pabigyan na lang doon sa counter. Ice cream stick. Last order. Number nito? Ha? Number? Ano? Please number. 150 order. 3 hours, 4 hours nagkakaroon kami ng break time kasi may prayers eh. Muslim country. So ayan, yung shop is closed. Ayan. Hindi siya guys. Alam mo? May video ako pero nandito yung amo ko. Yung amo ko o nandito sa salikod na nakaupo. Ayan siya yung amo ko. Yan. Ang bait lang. Ano ba yan? May art ka pa ba dyan? Gagawa ka ba ng art mo? Hindi ayaw ko no. Say hi. Kamusta? You know my account locked. Locked. Remove on the YouTube. See? Ang ba naman sinusuport ako pa naman ako? Mga bayaw. Just say hi, hi. Oh, gumagawa siya ng copy. Ginagawa niya is, you make what? Chemex. Yan. Gumagawa siya ng Chemex, guys. Yan yung specialty. So, alam nyo, nawala lahat ng videos ko. So, ito ang kailangan kong gawin para bumalik yung reviews ko and makapag-upload ako ng panibago. So, guys, ayan, muna tayo dito sa stock room. Ayan, dito naman kami ni Bayaw. Ayan. Since ano naman kami, break time. So, dito muna tayo magkakwentuhan. Lalabas ako ng sama ng loob about dun sa nangyari sa akin. Actually guys, no, ang mahirap doon yung pag na copyright strike ka pala. Bigla-bigla na lang niya tatanggal yung about notification. Ino-notify ka pero tapos na siya. Can you give me please this tissue? Tissue please. The other one. Yeah, thank you. No. Tissue guys. Ayun, ino-notify ka. Yes, please Paula. Please keep Paula. Cheesecake? Strawberry? Yes. Finish? For you? Yes. Finish? Will I finish? Yeah, take the other one display. Take the display. Display in the counter. Guys. Kumuha kasi ako ng drinks. Malamig. Kaya pag maano ako pagka yung malamig na iniinom, ano na, sinisipon na talaga ako.
Ayun nga guys. Naka-copyright strike ako. Actually, ano yun, bago lang din kasi ako sa YouTube. Katulad ng mga bagong YouTuber dyan, bago lang tayo sa YouTube. So, hindi natin alam. Actually, katuwaan lang din naman yung pag-YouTube ko eh. Parang, nagustuhan ko lang siya, itry ko. So, nag-YouTube ako. Pero, wala sa akin yung babasahin ko yung mga nakalagay doon, ano yung mga nakasulat. Hindi ko na kailang basahin, basta ako. Parang katuwaan lang, sumasahod naman ako, may trabaho naman ako. Kaso yun pala yung pakiramdam mo na yung pag na-copyright strike ka. Actually, ito lang guys ha, hindi lang ako, pati siya. Actually kasi siya yung nagturo sa akin, si Bayaw. Mainggit, alam mo yung ganun talaga no, pagka yung ikaw yung naiinggit, yung inggit ka talaga sa isang tao na ang dami. Nainis pa nga ako dati, guys, kasi... siya, ano rin, YouTuber din siya, pero bago lang kami, as in bago lang talaga kami, 30 subscriber lang siya, ilan lang kami din, matagal na siya, 30 subscriber siya, tapos ako medyo mas malaki, mas marami, naka 100 na ako siya, 30 lang, tapos, ang nangyari kasi sa kanya, ano yun, siya, doon siya dumami yung YouTube niya, kasi nag-upload siya ng mga videos, yung mga movies, so sabi ko, bakit ako nagpapakapuyat? Puyat na puyat ako gabi-gabi. Nakikita niya yun, alam niya yun. Kaso paglabas niya kinabukasan, tinatawanan lang niya ako. Ang sabi niya, guys, oh, ang dami ko ng subscriber. Samantalang ikaw, nagpapakapuyat ka. So ako naman, eh syempre, di ba? Gusto, sino ba naman ang ayaw dumami yung watch hour tsaka subscriber? So nakisaw-saw din ako. Hiningi ko sa kanya, papaano ba? And then, yun. Hiningi ko sa kanya yung ano ba yung ginawa niya, bakit tumadami yung kanyang dumadami yung kanyang subscriber at saka ano, kasi nadadagdagan siya eh, as in dumadami talaga. Tapos ang kanyang watch, ito guys ha, siya, ang watch hour niya umabot siya ng 5,000, pero ang kanyang subscriber kunting-kunti na lang. And then the time na malapit na siya, yun yung nangyari sa kanya, bigla, as in wala siyang copyright na yung isa lang, dalawang copyright, wala. Then nung malapit na siya, bigla talagang lumabas nung same time nung oras din. May customer.